What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. First afters, good day po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon, meron kaming i-flex na unit. And this unit is palagi siyang tinatanong kung kailan magkakaroon, kung when siya magkakaroon dito sa Pilipinas or sa ating shop po or Vincent's Hobby Shop. Okay, to start, unit natin is Saima 057A, which is metal, and then si Saima CM057, wood po. Okay, without further ado, check natin. Ito yung 057A, which is metal. Dragunov po. Okay? Codename Dragunov. Later on, didiscuss natin yan. And, eto naman ang ating Saima CM057 Dragunov na wood. Okay. Check natin yan later. Ang kanyang specs, appearance, and then mga inclusion. Okay, to start, si Dragunov or si CM057 A or 057 wood. Classic unit po siya or classic rifle po siya from Russia. Ito po yung mga ginagamit sa Soviet Union dati na war. Replica po ito sa real unit o sa real steel na Dragunov. Si Dragunov natin is a sniper rifle po. Sa totoong unit ha. Discuss ko rin later on pagdating naman sa airsoft. Okay. Sniper rifle po siya and capable of irate power. Kasi sniper po siya, pang long range, accuracy, goods na po. Ngayon, sa airsoft community natin, meron na si Saima brand. Ito na po ang pinroduce niya, si Saima CM057, which is wood, and 057A, which is metal po. Okay. Sa unit natin, this is made by steel, aluminum, and then polymer po. Ito po, polymer po ito. Ito po ang kanyang handguard, and dito po nakalagay yung battery natin. Battery compartment natin, which is dito later on natin i-check. Okay, unahin po natin si Saima 057A Dragunov lock. Okay, to start. Ang length po ng unit natin is 1,220mm from butt to front. Okay. And then barrel po niya is 690mm naman po. Medyo mahaba siya ng konti. The unit itself, medyo lightweight siya compare sa ibang sniper rifle. For positioning po sa rifle natin, which is DMR or Designated Marksman Rifle, goods na po siya. Magazine po natin, standard, this is 120 rounds capacity. Di kamot po siya. Okay, metal po ito. Sa ating mag-release, ito po, rest lang po. Tatanggal agad siya. Okay. Paglagay naman, medyo fa-flex po natin ng konti pataas para pumasok po. Okay. Charging handle. Charging handle natin, this is dummy and connected sa ating hap-hap. Ayan po, rotary type naman nating hap-hap. Gusto po yan. In case na adjustment natin. Okay. Selector natin. Selector natin, this is semi lang po. Okay. Safety lang sa taas, sa baba, semi lang po. Okay? Sa likod, ito naman po ang ating lock para sa back na pagtanggal, which is sa ating upper receiver. Okay? Change kaya ng motor when it comes to upgrade. Okay, same lang po, babalik lang po na natin yan. Tak na po siya. Okay, trigger natin. Standard sa trigger natin. And then, as you can see, sa kanyang butt po. Okay. Sa butt po natin, stock butt po tayo. And then, meron po siyang rubber para sa ating cheek. Okay. Sa positioning ng cheek natin. Okay, goods na po. Kasi kung wala po ito, medyo mababa siya. And if you want naman na upgraded, pwede tayo maglagay. Kung meron kayong cheek riser na ibang brand, pwede po. Okay, sa adjustment or sa prefer naman ng shooter natin yan. For me, goods to po ito kasi kung standard natin, di tayo maglalagay, wala pa tayong ilalagay na
accessories or for example sa scope natin, goods na goods po siya. And then sa ating front side po natin is around iron sight. Okay, ito po. Kita. Pyramid naman po ang ating rear sight. Okay, adjustable naman po 'yan, depende sa comfortability ng shooter natin, prefer ng shooter natin. Ngayon, sa compartment tayo, sleek po siya tingnan, pero polymer po siya. Dito po ang kanyang tanggalan. Okay, may lock system po dito. Angat lang po natin yan. And then, ito sa kanyang buffer tube or buffer lock. Ito po, angat lang po natin yan. Okay. Tatanggal na po ang ating battery compartment cover. Okay, which is sa handguard naman po. Okay, pwede rito, subside, pwede dito, si stick type, lipoly, baby tootsie, chiclet. Pwede rin po, lipoly natin na chiclet, pwede din po siya. Depende po sa prefer ng user natin, kasi dito, 8.4. Kung gusto nyo mag-upgrade into higher voltage, pwede naman po. Same as paano itanggal natin, babalik din natin siya. Ganun lang din po, unahin natin dito sa baba. Kasi ito po yung ating buffer lock. And, ilock lang po natin. Okay, click on. Ito po ang ating Saima CM057A, which is metal. Now, let's talk about sa ating wood naman po. Actually, same naman po sila, specs, appearance, same lang po. Ang pinagkaiba lang nila, this is wood. Sa kanyang compartment natin, battery compartment, or sa ating handguard, this is wood. Same sa kanyang bat. Okay? Aesthetic na aesthetic, ito po talaga yung ang kulay ng mga pang Soviet Union. Sample sa mga Soviet Union namin na unit or mga pang classic Russian na airsoft, we have Klasnikov LCT po siya, AK-47, and then si Jingong 6806, si Krennikov naman po siya. Okay, compact naman po na AK-47, which is alos pang Soviet Union na era or na looks sa mga airsoft. Okay. Yun po ang mga meron kami sa Vincent's Hobby Shop. Pero, focus tayo rito. Okay. Sa unit natin, sa Vincent's Hobby Shop, this is upgradable up to 500 FPS. Okay? Mas maganda pag-upgraded kasi, check natin, sa longer unit, accuracy, and this is a DMR or designated marksman rifle, goods na po siya. Ang cons lang ngayon sa amin, sa Vincent's Hobby Shop, we don't have mount. Si Rambo na AK mount dito sana. Pwede. As of now, wala pa po kaming stock. Kaya po, sa accessories, wala pa po kaming masyadong ilalagay sa unit na to. Pero sa unit itself, kung prefer nyo DMR, sniper rifle, accuracy, range, ito po ang ating unit. Si Saima 057A, Metal, Dragunov, and then ang ating Saima CM057, Wood na Dragunov. Nakita po natin ang dalawang Dragunov na unit namin, which is Saima brand. For more inquiries, kindly check po sa aming website, chanceairsoft.com, and then sa aming Facebook and YouTube account, Vincent's Hobby Shop. For more updated video, please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, RC. Thank you.